So ayun, welcome back mga boss manager Amo sa ating channel. Channel kung saan tatalakayin natin ang mga itlog, ang mga itlog nyo. So sa mga ano, sa mga nasa lugar na gabi, good evening. Sa mga lugar na araw, yan. Magandang umaga. In English, good morning Philippines. Okay, ang tatalakayin ngayon nating araw na to ay ang paglilinis ng inyong itlog, ng ating mga itlog. Puro itlog tayo ha. Itlog-itlog muna tayo, saka tayo gumala kung saan-saan. Isipin muna natin yung mga itlog natin para pag malinis na malinis ang mga itlog natin, sure ball na tayo sa ating pag-ibrid ha. Okay, before anything else, yan. Yun ang magusto ko, may English tayo kahit minsan-minsan. Ako'y nagpapasalamat at welcome back to the Philippines, my good friend, sa ating mabuting kaibigan na si Sir Bernie Letrero, ayan. Thank you at nareglo niya tayo ng napakagandang t-shirt. So, sana all. So, alam niyo na kung siya nanggaling. Sa mga gusto ng chocolate, baka mayroon pa sa kanila. Pero okay na, hindi naman ako mahilig sa chocolate. Okay na to. Talagang hindi niya tayo nakakalimutan. Yan, ang mabuti nating kaibigan. Since day one na nagkakilala kami yan. Sumuporta na yan sa akin. Saka, tabi to. Dati siyang ano, nag-jumpin ng UMC GBA. Kung di ako nagkakamili, UMC GBA ay think mga 2018 yun, mga 3 years ago. Kasi siyempre, maalis naman siya. Pag-uwi niya mga pastime lang ng mga kaibigan natin yan, yung mga ganitong mga imbitasyon. Pero talagang sasabihin ko, malulupit yung mga alaga niya. Yan. Do-double day champion sa mga elimination. Yan. Ganun kung lupit ang mga alaga. Siguro mga darating na panahon, pasyal tayo sa kanila para makita niyo yung mga alaga niya. Tapos yan, Sir Bernie, yan, breeding season. Sakto, bakasyon mo. Pahabol ka pa. Pag-uwi mo next year, kung ano, diba? Sakto. Bana tayo ng mga magandang den. Okay, tapos papasalamat din siyempre ako sa aking asawa. Talagang ipinagano pa ako niya ng microphone testing. Hindi niya kasi nagamit sa pagkakanta-kanta niya sa cellphone. Yan. Sa aking asawa, hindi ko nababanggit yung pangalan. Ba, marami kayo. Okay, tuloy tayo. And sa joke ko lang yan, joke ko lang. Isa lang asawa natin. Kilala kong kaliskis mo, oy. Okay, ano ba ang mga magandang first step natin para mapanalatili natin ano, malinis? Paano natin nililinisin ang itlog? Siyempre, bago natin nilinisin ang itlog, ika nga nila, prevention is better than cure. Paano masabi? Tinatanong ko nga, nag-drop. So, ang kailangan natin linisin, yung pugad. And yung kulungan. Pugad, nest box, kung ano matawagan mo yan. Flying pen, breeding pen, kung ano yan. Siyempre, yung manok naman natin, hindi naman nagsi-CR yan. So, saan yan yung iipot? Doon din siya iipot sa ano. Minsan nga, yung pangin na naiipotan. Siyempre, kung may tao kayo sa farm, walsan, diba? Ninisin, yun. Tapos, halimbawa, siyempre, umulan. Di, iiwasan natin. Yung mga prevention is better than yung at siyempre, pag alam mo umulan, mamumutik yung ano eh. Yung bulungan ng mga manok mo, iiwasan mo na siyempre na nalalagyan ng tubig yan. Siyempre kung iitlog yan, nabasa yung paan nila, punta sa pugad, putik na yun. Diba? Marami kasi sa lupa, maraming bakterya na maaaring makakapekto sa itlog. Diba? Yan. Kasi yan, diba? Kinuwento ko naman sa inyo, na may mga gumagalaw na maraming bakterya na yan, yung itlog na ng manok, may course yan na pwedeng pasukin ng mga bakterya. No? So, doon pa lang, mababawasan na natin yung dumi. Diba? So, minsan makukuha mo talaga, malinis yung itlog. Yung iba naman ang ginagawa sa pugad. So, syempre, hindi naman may iwasan na nabasa. Ano ba? O, pagpainom ng tubig, nabasa yung ano, putik din yung paa. Hindi may iwasan yun talaga. Yan talaga yung normal. Diba? Ang ginagawa ng iba yung mga pinagkayasan ng kawayan.
maninipis lang talaga, wag naman yung makakapal. Tapos yung lalagay mo lang. Kasi minsan, pag maarte man, nilagay mo na sa pupit, tatanggalin niya. Siyempre, kanya-kanyang trip yan. Siyempre, kahit ikaw matulog. Yung iba ayaw sa kutsyon. Yung iba gusto sa banig, di ba? Yung iba gusto sa kutsyon, ayaw sa banig. Yung iba, pag nagalit ang asawa, hindi sa outside. Magsalita na ganyan. Di ba? Yun. Maiiwasan na natin yung pandudumi ng itlog, di ba? Kagaya na sinabi ko, siyempre, hindi naman natin maiiwasan. Pwede naman natin yung linisin gamit yung tela. Tela malinis, siyempre. Huwag na yung basahan sa lababo, di ba? O kaya basahan sa lamesa. So, huwag ka na lang na malinis na basahan. Pwede yung tissue. Basta yung mabilis mga absorb ng ano ng tubig. Bulak, yan. Para yung gentle lang yung paglilinis mo. Di ba? Yun. Tapos, siyempre, ang diskarte. Diskarte mo, pag maglilinis ka, kagandahan ng paglilinis, mga bandang tahali. Bakit tahali? Kasi, siyempre, kung gabi, medyo iba-iba naman yung klima natin. Siguro, sa bandang Manila, yan, mainit yan hanggang gabi. Pero dito sa amin, bandang Tagaytay, Alfonso, malamig yung temperature, hindi agad matutuyo. Siyempre, kahit punasan mo ng tissue yan, meron pa rin konting water. Water! Nasamig ko yan. May konting tubig yan na basa. Siyempre, maaaring sumuot yun. Pero may diskarte rin tayo doon sa paglilinis ng tubig. Ang gagamitin mo siyempre, medyo maligam-gam. Yung, siyempre, hawakan mo naman yung itlog. Nahawakan mo naman siyempre yung itlog, di ba? Iba iniisip nyo, ha? Gago! Nahawakan mo yung itlog ng manok. Ayan, ha? Tapos, siyempre, mararamdaman mo yung temperature niya. So, kuha ka ng tubig. Pag nararamdaman mo sobrang lamig ng tubig, banto mo ng konting mainit. Maligam ang warm. Kung halimbawa, malamig yung temperature sa inyo, ayun, kuha ka ng tap water na medyo maligam-gam. Basta mas mainit siya ng kaunti doon sa itlog. Para hindi ka-absorb ng itlog yung tawag dito, tubig. Sample, para medyo malinaw sa inyo. Ulit-ulitin ko pa ba? Pag kasi malamig, di ba? Halimbawa, nanggaling sa ref yan. Nilabas mo. Mas malamig yung itlog kaysa doon sa outer. Ngayon, nagmo-moist, di ba? Nagmo-moist palabas. Pero, kung mas malamig yung nasa labas at mas mainit yung nasa loob, doon magmo-moist yan, di ba? Siyempre, kagaya na sinasabi ng matatanda na, halimbawa, nag-basketball ka o kaya pagod ka, huwag ka agad maliligo. Diba? Kasi nga, halimbawa, malamig yung tubig, pwede kang pasukin ng lamig. So, ganun din yung sa itlog. Diba? Ganun ang discarded nun. Siyempre, pwede, kung halimbawa, meron naman kayong hot shower, gaya namin, kung baga, siyempre, may hot shower ka, di siyempre, matitimplan mo yung tubig na hindi naman lalamigin yung katawan mo doon. Diba? So, ganun din yung itlog. Siyempre, ingatan mo lang na huwag sobrang init. Baka naman kumukulo yung ilagay mo. Diba? Yun. Tapos, yun, tanghali. Siyempre, tanghali. Pag medyo may natirang konting tubig yan, mabilis siya nag-evaporate. Madali siya matutuyo. Diba? Yun, maiiwasan mo na lamigin. Lamigin yung itlog mo. Kasi pag nalamig ang itlog mo, kailangan mong pakuluan. Alas man buwangan. Ayan. So, ano naman, syempre, may dumi naman yun. Kagandaan, huwag na lang tubig mismo yung ano, pwede naman natin, ano. Halimbawa, nakita mo may ipot, o kaya kung ano man dumi. Pwede mo namang i-disinfect yan. Ano ba, ano ang mga pinag-disinfect ko? Yun, na-try ko na rin yun. Maganda, magandang epekto. Yung suka. Huwag naman yung suka na may mga, ano na, ha? May mga tao dito. Sili, sibuyas, bawang, pang chicharon yun. Hindi yun yung sa itlog. Yung gagamitin yung suka, yung natural lang. Suka galing sa nyog. Sa nyog, ano ba yan? Irok, ah. Saka ano ba yan? Suka sa tubo. Yan, marami. Basta natural. Huwag na yung mga tag dito yung nabibili sa tindahan na sachet. Yan. Kasi ano na yun? Chemical na yun, di ba? Hindi naman natin, ano, at least
kung may tropa tayo, may tumbuhan. Yan, hindi. Hindi na lang tayo. Ano lang, kumbaga sa isang litrong tubig, haluan mo ng, ano, ng isang kutsara, tapos haluin mo. Haluin mo, tapos yun, yun lang yung ipangkukunas mo. Kaya pagkatapos nun, tapo mo na yung tubig, baka naman, ano, kasi siyempre, eh, luma na yun, di ba? Basta bago, halimbawa, kuha ka ng bote, yung empty bottle na, siyempre, may nabibili naman yung mga soft drinks, di ba? Yung mga 1.5, tatsayin mo na lang mga 1 litro. O kahit tumabis pa, kasi mamaya mo, labisan mo rin naman yung sa kutsara, di ba? Yung isang yung tingin ng Pinoy, dagdagan ko para mas maganda. Yung marami, nakakasama, yung konti, masama pa rin. Dapat, saktuhan lang tayo. Sa kutsara, lagyan mo sa 1 litro, tapos yun, linisin mo. Kasi na-experience ko yan sa mga customer ko. Dumadating sila dito, ang ganda ng mga itlog. Ang lilinis, sabi ko, anong ginagawa nyo? Kasi hindi ko nga siya na-try. Hindi, nililinis namin kuya. Ganito ginawa namin. Oh, kaya pa lang nilinis. Hindi ba nga ako masama yung, ano, yung, hindi, pinag-aralan nila ni kuya nung boss nila. Yung daw yung panglinis namin. Awa naman ng Diyos nung sinubukan ko. Saka nung, sa, ano, sumumpasa lang nila. Kasi weekly, nagdadala sila dito mga 200, 150. Weekly yun. Weekly yun. Basta madami sila magdala. Ang gaganda mga, ano yun, mga itlog ng Rhode Island. Ano, hindi siya nagkakaroon ng sumasabog. Kasi once na yung mga itlog sumasabog, ano yun, napasok na ng bakterya yun. Kaya nag-expel, nasisira yung loob. Tapos habang naiinitan, nakakalog yung bugo. Ayan. Pak! Sabog. So, kaya pag alam ko medyo madumi na yung itlog, talagang wala ka ng pag-asa. Lahat naman yan, may pag-asa syempre. At saka yun natin, eh, hindi naman lahat ng customer. Pwede mong sabihan, saka hindi naman lahat yan makikinig sa'yo, di ba? Ano rin kasi, minsan, merong pinuntinging na, ito na nakasanayan ko eh. Hindi, misimilya yan. Pero nakita mo, ang dumi-dumi naman ng itlog. So, huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawa na i-advise sila, kaya, pag ano naman, linisin nyo. Kung talagang manhi, ikaw na mag-usa sa sarili mo. Ikaw yung nakakaintindi, di ba? So, ikaw na mag-uusa. Talagang ganun ang gagawin natin. Kasi, pag may sumabog yan, may tendency, pwede maka-apekto yun sa iba. Sa ibang loob. Kaya, kaya niya, kita niya ang dami. Tapos ito, puno rin. Pag may sumabog dyan, syempre, may bakterya yun. Maaari makapektuhan yung iba, kaya prevention is better than cure talaga. Yun ang ginagawa ko, di ba? Dininisin ko na rin. Mag-sacrifice ka na rin, hindi na makawala. Pero, mostly, hindi naman yun ang ginagamit ko. Ito, may isa pa akong paraan, bukod ko sa suka. Pero kung halimbawa, talagang wala akong option yun. Suka ang gagamitin ko, panlilis. Meron naman, meron nabibili sa online yung mga disinfectant ayun, meron ako kagaya nito. Hindi ko nasabihin yung brand, pwede ko naman ilagay sa description, sa comment ba sa baba, o kaya sa comment box, kung ano. Sa online ko lang nabibili, mura lang to. Kumbaga yung ganito, matagal mo na siyang magagamit kasi bumili ako nito. Bumili ako nito, ang tagal na. Ngayon lang uli ako bumili kasi yung ginagamit ko na-expired na. Ang binili ko, mas malaki na galon. Ano na, sa isang takip, ano siya, teka, may ano naman dito, may tawag dito? Instructions, indication, ayan o. Routine, 2 bottle cups, 110 ml. Or 8 liters of water, yan. Tansyahan na lang talaga. Pero kung halimbawa, konti lang talaga yung area mo, ano talaga, pero tipid siya kahit marami. Marami yung isa't dalawang bote gamitin mo bagong buwang umbus, taon to. Kung halimbawa, manokan ka lang. Ito kasi, kaya kumuha ko nung maliit na lang, hindi ko maubos yung ano, yung malaki, malaking litro. Binigay ko doon sa iba, sa ibang tropa, sa part, halimbawa, meron silang, halimbawa, nagka-oxidiosis, mga ganun sakit. Tol, kumuha na lang dyan, binibigyan ko sila. Kasi hindi ko kaya ubusin. Eh, pag naging gamit ako nito, sa 10, 8 liters, so dami na yung buong paligid dito.
Kaya pag naglilinis ako ng hatchery, saka itlog. Ayun. Basta ako yung naglilinis ng itlog, dami na yung hatchery, saka itong ibang paligid. Kasi syempre, yung imbaka ko nandito lang din. Kasi pag may hindi lapis ako, kaya walang similya, iipunin ko pa rin yan para makita nung nagpasalang yung mga itlog na yun. Para pag kinuha nila, tali tayo. Syempre, hanapan tayo niyan, di ba? Mahirap. Baka ibang itlog ko yung mapabigay. Mahal na yung mga itlog natin, di ba? Sana all. Yun, yung may nabibili naman sa online, kung ano, ilagay ko na lang sa description kung ano yung brand. Mura lang ito, kaya-kaya ng bulsa nyo. Saka, siguro ito, kung hindi naman kalakihan yung manukan mo. Kaya nito isang taon. Basta, check mo lang yung ano, expire ito. Gaya nito, 2023 pa yung expire yung akin. Yung akin nabot ng expired kasi sobrang dami. Hindi mo siya maubos, pati yung tropa. Yun. Yun yung mga paraan ng paglilinis. Yan, pagkaaraw na ng pagpapisa, bawa, syempre, nilinis mo, tinago mo, o inibak mo. Pagkaaraw na ng magpapapisa kayo, halimbawa, dadali mo siya mga 11 ng umaga. So, maaga pa lang, o either gabi, pwede mo na siyang ilabas. Basta mga 4 hours bago mo siya ipasalang. Kasi ako, hindi rin ako nagsasalang ng malamig yung galing sa rin. Pwede naman, kung maaga kayo pupunta, bagay, ang schedule ko kasi gabi ako nagsasalang. Para may allowance na ako na araw. Magpapasalang, halimbawa, magpapasalang sa akin. Umaga, dadali na nila. Bakit? Kasi yun, maglalabas pa ng moisture. So, marami naman ako ditong egg trays, ganito. Yan. Yung mga sinalagyan nila, nililipat ko naman dito sa mga egg trays ko. Yan, lalagay ko dito. Ito kasi papel. Ayoko nung plastic. Pangit yung mga plastic na yan. Eh, parinig ka ng parinig. Hindi, mas maganda yan kasi pagka once na nilagay ko, absorb na niyan yung moist ng itlog. Pero hindi pa naman talaga pinupunasan nila eh, bago ano. Tapos, pagka nasa room temperature na yan, mamaykingan ko na yan para may salang. Kasi ayoko magsalang ng malamig pa. Para mabibigla yung itlog. Dapat, ano, na gradually, yung kumaga unti-unti lang na makuha niya yung room temperature bago natin siya isalang kasi iba na naman yung temperature niya. So, parang din sa mga isda. Pag bumili kayo ng isda, ang diskarte nun, kita nyo, namamatayan kayo ng isda. Pag bumili ka ng isda sa pet shop, so ilalagay sa ano yan, sa plastic. Tapos, ang gagawin mo naman dun, ilalagay mo muna sa tubig, sa ibabaw. Umahalasin sa plastic. Lagyan mo sa aquarium, sa ibabaw lang siya. So, bigyan mo ng mga 30 minutes to 1 hour bago mo siya pakawalan doon para hindi siya nawawater siya. So, yung ano rin natin, nasa-shock din yan mga itlog natin. Nasa-shock yan, kaya minsan, nasisira sila. So, ngayon, gradually lang. Kasi yung diba, isda nilagyan mo. Unti-unti, yung temperature ng aquarium mo at yung temperature ng tubig niya, halos mamamarehas na. So, pag pinakawalan mo na siya, hindi na siya maninibago. Ganun, unti-unti lang. Kasi, halimbawa, room temperature ka na. Ang incubator naman, mas binuksan mo yan, sinalang mo, hindi naman yun agad yung init eh. Unti-unti. Kaya yung incubator, hindi pwede yung bukasara ako ng bukasara. Kailangan, naka-schedule yung akin. Hindi pwede yung, basta may magkapasalang, palasak mo. Hindi pwede tayo ng ano, yung lahat na lang kukunin natin. Kasi, mas mahalaga yung kumita. Kung ikita tayo ng maayos, tapos yung customer natin happy, di ba? Kaya scheduling tayo. Sunday, saka Thursday, kumuha ko. Tapos ang simula ng countdown, di syempre, kinabukasan na. Monday. Ano ba, Sunday ka nagdala, Monday na ang count mo. Para meron akong allowance na kahit kalating araw, kasi hindi naman lahat lumalabas ng maaga eh. Bisan may delayed. Yun, saka pag kinuha mo sila, bilog na sila. Talagang cotton na yung balay po nila. Mayroon kasi pagka kumuha ka ng sisiyo,
experience ko yan eh. Kumukuha ko sisig dati, basa pa. So, yung time mo na itatravel mo pa siya doon, it-50 na yun, disgrasya. Sayang yung gastos. Hindi ko naman nagkakayaman kung bumana tayo ng gano'n na may allowance tayo. So, yun lang. Tapos, next discussion natin, ano naman? Marking. Yun, discarte natin sa pag-marking ng itlog. Yan naman, hindi naman sinabi po kay marking lahat. Game Paul lang. Pwede ka rin mag-marking sa mga heritage nilin, yung mga free range. Bakit? Ba't kailangan natin markingan? Ayan, diba? Para, sabihin ko na lang sa next video natin para abangan nyo. So, yun. Kung ako ay may time, then sa sunod video, pwede hindi ko naman, depende ko sa schedule natin. Pagka makakapasal tayo sa mga kaibigan natin, sa mga farm, at least makita nyo yung sistema nila. Halimbawa, yung battery cage, yung flying pen nila, breathing pen, para may makita kayo. Pasyal-pasyal naman tayo minsan. O kaya, kung busy ako, syempre minsan maulan, tinatamad ako, video na lang tayo. Tapos yun, discuss natin yung markings. Maganda ang mga diskarte, paraan, saka bakit kinahanan yung markings. Ha? Ayun, maraming salamat ulit sa aking kailigan. Sir, pagka medyo may free time tayo, pasyal ako ha. Kwento-kwentuhan tayo dyan. Saka sa mga walang sawang nanonood at sumusuporta yan. Thank you ulit. Tapos huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa pindutin ng notification bell para lagi yung updated sa mga video. Maraming salamat at sa muling pagkikita. Thank you.